So yun guys, so what's up sa inyong lahat. So nandito ngayon ang inyong man behind the lens. And kung nakikita nyo, I think familiar na kayo sa design ng place kung saan ako nakatambay ngayon. So yes, andito uli ako ngayon sa Kaping Mainit, located in Barangay Maharlika, Tagaytay City. So kung maaalala nyo, na-vlog ko na rin siya dati as part of our Biyaheng South series. And ngayon, itinaon ko na dito ako pupunta kasi yung gagawin kong vlog ngayon, which is another episode of Man of Review, ay tamang-tama dun sa TV series na i-review natin for today. So, let's go and let's start! So, yung i-review natin ngayon na TV series, ito yung isa sa mga napapanahon na deserve na panoorin ng bawat Pilipino. So, napapansin nyo sa gayakan ko ngayon, sa outfit ko ngayon, yun nga yung TV series na i-review natin ngayon. So, i-review natin ngayon ang isa sa pinaka napapanahong serye na ginawa ng GMA, Pulang Araw. So, for me, kagaya nga nung nabanggit ko kanina, napapanahon na ipalabas yung mga gantong klase ng mga historical drama. Kasi sa panahon ngayon, hindi na nabibigyang pansin ng karamihan sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga Filipino viewers na natin, yung kahalagahan ng kasaysayan. So, itong Pulang Araw is yung masasabi ko na isa sa pinakamaganda, maaaring sabihin natin na napagkagastusan, pero napapanahong TV series na ginawa ng GMA 7. Kasi yung Pulang Araw, it talks about the struggles and conflicts na naranasan ng mga Pilipino noong Second World War, noong panahon na sinakop tayo ng mga Hapon. Pulang Araw was directed by Dominic Zapanta and written by Suzette Doctolero. So nagsama yung dalawa sa pinakapangmalakasang director at writer ng GMA 7. So kung maaalala natin, Dominic Zapanta was the director behind Royal Blood, and Suzette Doctolero was the writer naman behind sa napakaraming TV series na nagawa na ng ang GMA 7. At kabilang nga rito yung isa rin sa nireview ko, which is Maria Clara at Ibarra. Kung sa cast ang ating pag-uusapan, masasabi ko na sobrang pangmalakasan, okay? Sobrang pangmalakasan ng lahat na nagsipagganap. So yung apat na main characters natin dito ay sina Eduardo de la Cruz, played by Alden Richards, Adelina de la Cruz, played by Barbie Fortesa, Teresita Borromeo, played by Sanya Lopez, and Hiroshi Tanaka, played by David Licao. So sa nakikita natin, sa apat na artista na nagsipagganap, malakas na. Kung isama pa natin yung special role ni Dennis Trillo bilang si Colonel Yuto Saito, and isama din natin sina Epi Kizon, Angelo De Leon, Robert Senya, Seth Cadayona, Ashley Ortega, Rochelle Pangilinan, Neil Ryan Sese, Aidan Veneracion, at marami pang iba. Masasabi ko na parang all-star ensemble na yung mga artista na nagsisipagganap sa Pulang Araw. Tingnan na lang natin yung mga artista, di ba? Yung Epi Kizon. Si Epi Kizon, ang dami ng mga history-related movies and TV series na ang ginampanan niyan. Nakita na natin siyang gumanap sa General Luna bilang si Mabini. Nakita na rin natin siyang gumanap sa Gumburza bilang isa sa mga kilalang Pilipino nung panahon ng Espanyol. So isama din natin dito yung pagiging effective ni Angelo De Leon bilang si Senyora Carmela Borromeo. So aminin niyo man o hindi, kuhang-kuha ng karakter ni Angelo De Leon ang inis ng bawat manonood. Talagang kahit ako, nanggigigil ako sa karakter niya, naiinis ako. Patunay lang na napaka-epektibo ng portrayal ni Miss Angela De Leon. Ngayon, balik tayo dun sa apat. Si Alden, si Barbie, si Sanya, at saka si David. Sobrang ginalingan ng apat na to. So, makikita natin yung bawat struggle, yung bawat conflict, at yung bawat personality na tinataglay ng mga karakter na kanilang ginagampanan. And sobrang effective ng portrayal, bagay na bagay sa kanila. Although, sabi nila na ito raw yung pinaka-challenging role nila
so far itong role nila sa Pulang Araw. Pero ang masasabi ko lang, yung selection of characters, sobrang galing, sobrang usay nila lahat na gumanap. So alam na natin, it's very evident that Pulang Araw was set during World War II. So kagaya nga ng aking nabanggit kanina, dito natin makikita yung struggle, yung hirap na dinanas ng bawat Pilipino nung ikalawang digmaang pandaigdig. Bawat episode na napanood ko sa Pulang Araw, talagang ano eh, talagang binibigyang diin dito yung mga lugar na kinonceptualize ni na Suzette Doctolero at Direk Dominic, na para mabigyang buhay at para mas mabigyang justice yung setting ng Pulang Araw. So kung isusunod natin yung plot, yung storyline, nandun. Yung series na mismo, yung pinakamagpapaliwanag kung ano yung hirap na naranasan ng mga Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. If we are going to base it sa context ng bawat character, so makikita natin kung paano pinipilit ng bawat tauhan na mag-survive nung gera na to. Lalong-lalo na yung apat na main character natin. So makikita natin, doon sa lahat ng mga viewers na nakapanood, na makikita natin lahat ng struggles and conflict na kanilang nararanasan habang tumatakbo yung kwento. So kung makikita natin, kung oobserbahan yung maigi, yung storyline at yung plot ng kwento, so makikita natin kung ano yung conflict na ibinigay ng gera dun sa apat na karakter na to. Hindi lang dun sa apat na karakter, kundi na rin sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Masusing pinag-alala ni Direk Dominic at saka ni Suzette Doctolero yung context ng World War II. Nakita natin din yung struggle ng lahat ng mga Pilipino, yung mga naging guerrilla, yung mga babaeng na biktima na naging comfort woman. Ipinapaliwanag ng Pulang Araw yung mga issue at yung mga conflict na dinanas ng character noong gera. So far, dahil nga hindi pa tapos yung serye, doon na natin nakikita. Kumbaga, nasa kalagitnaan tayo ng rising action ng kwento. Ano pa ba ang conflict na ibibigay ng World War II sa mga karakter na to? So when it comes to musical scoring, lapat na lapat kung paano mas bibigyang buhay ng background music yung mga nangyayari sa bawat tagpo na ma-encounter natin sa serye. So makikita natin lahat eh, yung music na ginagamit sa Pulang Araw, so maia-associate natin ito sa struggle at emosyon na inilalabas ng bawat karakter. So bukod sa bigat na dala ng digmaan, so makikita natin dito yung hinagpis, yung struggle na makikita sa emosyon ng bawat karakter, lalong-lalo na doon sa apat na main characters natin. Kung titingnan natin, yung music yung mas nagbibigay ng diin doon sa emosyon na pinaka-ipinapakita sa storyline ng Pulang Araw. Dako tayo ngayon sa dramatic element ng Pulang Araw. Ang daming emosyon na ipinapakita ng kwento. Lungkot, hinagpis, ang galit, pagkainis sa mga karakter. Tapos at the same time, meron tayong mga karakter na binibigyan natin ng simpatya. So, dun sa mga nagdaang episode, so makikita natin, di ba? Makikita natin yung hirap na dinaanan ng mga karakter. Lalong-lalo na nung tinorture yung karakter ni Mikoy Morales, si Tasio. So makikita natin talaga, so si yung karakter ni Tasio, yung representasyon ng mga Pilipino na pinapahirapan nung ikalawang digmaang pandaigdig. So di ba makikita natin yung mga Pilipino na pinapahirapan, tinotorture, binubugbog, o di naman kaya pinapatay. Malinaw na malinaw, talagang aral na aral ng direktor at saka ng writer kung paano mas mabibigyan diin yung storya na nabuo nung ikalawang digmaang pandaigdig. And I am so amazed na nagawan nyo ng buong husay ni Direk Dominic Zapanta at ng writer na si Suzette Doctolero. Sobrang galing, nabigyan ng justice, nabigyan ng emphasis at nabigyan ng diin yung kwento ng ikalawang digmaang pandaigdig. Yung drama, litaw na litaw, so makikita natin yung emosyon na inilalabas nung characters. Historical relevance. As what I've said, timely. Napapaganda.
taon. Malaki yung pasasalamat ko sa GMA7 na they are able to make this kind of series. So, regarding dyan, yun, sa Maria Clara at Ibarra na nga lang, diba? So, nakita ko yung sobrang pagpapahalaga ng GMA sa kahalagahan ng kasaysayan. Kaya po nila ito na ipapalabas. Hindi lang kasaysayan, kundi yung kultura na mas kailangan pa nating matutunan bilang mga Pilipino. And because of the historical relevance na hatid ng Pulang Araw, marami tayong mga Pilipino na muling nakaka-interes na muling balikan yung mga pangyayaring ito sa ating kasaysayan. And I really salute GMA7 for exerting their best effort to make this kind of series. Ito yung nagagawa ngayon ng mainstream media in accordance to, alam mo yung mga CGI, mga visual effects. Yung nagagawa ng gantong mga serye, parang nai-imagine mo, what if nasa World War II ka, nabuhay ka ng World War II at mismong ikaw yung nakakaranas nito. Kasi habang pinapanood ko siya personally, I can feel the pain. I can feel the pain, I can feel the struggle nung mga characters na napapanood ko dun sa Pulang Araw. So talagang ang lakas ng historical relevance niya. And to that, punta na tayo sa perspective ko bilang viewer. Actually, isa-isa ko na siyang napapaliwanag. So una, napapanahon siya. Kasi sa panahon ngayon, may mga Pilipino ngayon na kukunti na lang yung level ng interes sa ating kasaysayan. Yung apat na karakter, di ba? Yung apat na karakter, sila yung representasyon ng mga Pilipino na nagdusa nung ikalawang digma ang pandaigdig. Kung bagay yung karakter nung apat, ni na Barbie, ni Alden, ni Sunny at saka ni David, sila yung representasyon ng mga Pilipino na nag-suffer, na naranasan yung conflict ng World War II. So other than that, malaki yung naitulong kasi nung dramatic element, diba? Para maihatid sa atin yung emosyon na kailangan nating maramdaman. Yes, you are not just being knowledgeable. Hindi ka lang nagiging knowledgeable sa history natin, pero nararamdaman mo eh. Sa tulong ng dramatic element, nararamdaman mo. Ikaw mismo yung nakakaramdam. Nakikibahagi ka sa sakit ng mga Pilipino na nakaranas ng samot-saring pagdurusa nung ikalawang digma ang pandaigdig. And dahil sa Pulang Araw at sa iba pang mga history and culture-related dramas na ginawa ng GMA, they are trying their best for the Filipinos to be interested once again in our rich and relevant history. So yun, so thank you guys sa panonood ng panibagong episode po natin ng Men on Review. So sa lahat ng mga viewers natin dyan, so panoorin nyo na ang Pulang Araw both on GMA, YouTube and Netflix. And syempre, promote ko na rin, bisitahin nyo yung Kaping Mainit dito sa Barangay Maharlika, Tagaytay City, malapit lang dun sa bypass ng Petron. And bisitahin nyo rin ang kanilang official FB page. Ilalagay ko rin yung link sa baba para mas mabilis nyo papuntahan online. So yun lang guys, I will keep you posted. Like, comment, subscribe. Adios mga kapatid.